Hindi man kilala sa larangan ng politika, nangahas tumakbo pagkapangulo ang doktor, abogado at ekonomista na si Jose Montemayor Jr. Sapat na ba ang kanyang mga kursong pinag-aralan at kanyang mga karanasan para dalhin sa tamang landas ang Pilipinas sa pagbangon mula sa pandemya? Ako po si Mike Navalio at ito ang Harapan 2022, an ABS-CBN News Special. Doc Joey, I read sa profile ninyo. Talaga bang Jojo Mon ang nickname ninyo? Well, gusto ko sana ipa-credit kasi Jose Joey Montemayor, Jojo Mon. Kaya lang, I do not know the reason why the Comelec did not accredit that. Ang siguro, sounds similar with the Jojo Mon. But Joey Montemayor is okay. So why run for president? And why now? Why now? Well, by the grace of God, this is COVID times. These are abnormal times. We have health crisis affecting our economy, affecting our whole life as a nation. So I have an ample preparation for the presidency because all of the problems now are related to all my courses. Healthcare, COVID, crime and corruption, law, and also it affected a lot our economy. So all my courses are pertinent and relevant to the situation. Pag-uusapan natin maya-maya yung mga nakikita mong solutions for the Philippines. But for now, kumusta po yung pangangampanya ninyo? Saan-saan na kayo nakapunta? Sino-sino na po ba yung mga nakakasalamuhan ninyo? Well, for now po, no, yung Northern Luzon, Central Luzon, usually in a week nagpupunta ako. No? Pero of course, hindi ko naman kagaya ng iba na ako kasi this is the reverse campaigning. Ano? Reverse campaigning is that you go to a lot of places without telling the media. So, ang sa mga ibang mga kandidato, all of media pero walang tao. No? Mm-hmm. Meaning, pinapakita lang naman sa Google at saka sa mga Facebook, yung mga social media na nakikita lang yung mga tao. Pero actually, mas marami akong namimit na tao sa kanila every day because I am immersed in medical missions. Pero you're saying na mas marami pa rin kayong namimit? Ang meeting kasi pwede sa social media. For example, nasa medical mission ako sa isang lugar. No? Pero naka-live din ako sa mga lahat ng chat groups buong Pilipinas. So, yung campaigning is actually a relative term because meeting now is not just physically meeting. No? For example, may meeting kami. Saan? Sa Ortigas ba? Hindi, sa Zoom. Oh, that's also a meeting. No? Opo. So, anong masasabi mo sa mga nagda-doubt kung talaga bang seryoso kayo na tumatakbo? Kasi kani-kanina lang sabi nyo, hindi nyo talaga priority pangampanya. Ang mas tinitingnan nyo, yung health ng mga nakakasalamuhan. Oo, kasi ang true campaigning is looking at the heart of the people. Mm-hmm. Ang true campaigning, hindi yung superficial campaigning, boto nyo ako. Hindi. What will the people expect of me if I will become the president? Mm-hmm. So, I look after their health. Marami pa akong pro bono cases. Marami pa akong looking after their needs. That is real campaigning. Mm-hmm. Pero yung iano nyo ako, iboto nyo ako, that is superficial campaigning. Magpapasa ka ba ng batas? Punishing fake news? Anong gagawin mo para makombat yung disinformation? Well, unang-una, mag-i-issue ako ng executive orders. Ano? Reviewing yung sa constitutional freedom of expression. Then, pagkatapos nun, we will recommend, kasi legislature yan, mm-hmm. we will recommend to the House and Senate yung possibility of not restricting, but giving all the measures on how to restrain fake news and false information. Kahit nga sa US, tsaka sa EU, pati nga yung Russia-Ukraine problem, hindi sa mga dami ng fake news, parang may kasalanan pa Ukraine. Eh. So yun, ano, pero tayo actually responsible, tayo nagbabasa. Mm. So,
we have to do our research. We have to do our study on how to improve the freedom of expression. You said tutol kayo sa mandatory vaccination. As a doctor and as a lawyer, bakit po ito yung stand niyo? Okay. As a doctor, alam niyo, pag gusto ng isang tao magpa-vaccinate, well, I am not against vaccine. Pero when you overstep your stance on that, for example, ayaw ng mga tao, pinipilit mo, no? Nagre-require ka ng vaccination card, you are now sidestepping or overstepping your stance on the freedom of choice. And also, for example, yung freedom, ang pinahit kong kaso sa Angeles City at saka sa Manila, yung no ride, no vax. No vax, no ride. Sabi ko, kasi ang basis nyo, mali. Ang basis nyo, dahil unvax sila, they may be proliferating or the contagiousness of the disease. Sila yung nagkakalat ng infection, yung mga unvax. Mali, sabi ko. Pero how would you react to the fact na vaccination is really the recommended measure sa in many countries, by many experts, even the WHO, they recommend people na magpabakuna kayo para makaiwas sa epekto ng COVID. They're not saying na hindi ka ma-infect, pero they're saying na para yung epekto sa'yo ay hindi grave, hindi seryoso, magpabakuna kayo. So, paano nyo i-reconcile yan? Kasi yun yung sinasabi ng WHO. And yet, for hearing from you, parang may doubt doon sa sinasabi ng WHO. So, yun yung tinatanong ko, Doc Joey, no? How do you encourage people to get vaccinated? Hindi mandated, kasi sabi niyo may constitutional issues. Pero how do you encourage them if merong doubts kayong nire-raise about the effect of vaccination? I will not encourage them. You will not encourage them. But personally, have you been vaccinated against COVID? You're not vaccinated? Oh, yes. Kung kayo ang naging presidente at the time na dumating yung COVID, ano yung magiging solusyon nyo? Kasi yung government is ramping up vaccination efforts. Yun yung nakikita nila solusyon. Kasi mali yung kanilang ano. Nasa presidente yan eh. Pag ako na, number one, yung preventive measures, ano, preventive aspect. Build the immunity of people, nutritional support, maraming vitamins, paapawin natin. Mm-hmm. Number two, mitigation effort. No? Yung mga hospital, increase natin yung budget, increase natin yung salaries ng mga nurses, dapat maraming healthcare workers. At saka yung mga checkpoint, wala nang police dyan at saka mga militar. Ang mga checkpoint, doktor na at saka nurses. So, at the first instance na may ma-detect silang sakit, even other diseases, right then and there, magagamutan na tayo. So, we will emphasize more, not on the test, trace, and treat, but already on the proactive stance of building the immunity other than vaccination. Mm-hmm. Kasi vaccination is only one. It is only one instance. Oh, pero Doc, may kakulangan sa healthcare workers. Kulang ng doktor, kulang ng nurses. So, how do you intend to do that? Well, i-maximize po natin. No? Kasi ngayon, number 4 lang ang DOH. Eh. Kukunti pa lang ang budget natin. I-maximize natin yung budget. No? Pero pa rin yan eh. Mga vitamins, bigyan natin. I-build up natin yung nutritional support sa lahat ng mga bata, kabataan. We have to increase also, syempre, yung motivation ng mga nurses at doctors at saka yung mga ibang healthcare workers. And with that, we will do an holistic approach, not just vaccination. Please do not mistake me po na anti-vax. Hindi po. Mm-hmm. Yung mga gustong magpabakuna po, no? I-explain natin mabuti. And Doc, how would you assess yung naging pandemic response ng Duterte administration? Saan may ginawang tama? Saan may ginawang mali? Ano ang babaguhin ninyo kapag naging presidente kayo? Babaguhin natin lahat. Alam niyo po, yung stance ni, ano, ni President Duterte at saka ni Duque, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, yung kay Belteshazzar, tinimbang ka ngunit kulang. Mene mene tekel uparsin sa Persian. Ang ibig sabihin niyan, kulang, no? Too late and too little. Kung kayo po ang presidente na,
ano yung babaguhin nyo? Ano yung una yung gagawin para ma-address ang COVID pandemic? Kung kayo po ang presidente na, ano yung babaguhin nyo? Ano yung una yung gagawin para ma-address ang COVID pandemic? Unang-una, huwag tayong masyadong mag-relax. Let us be watchful. Ano? Number one, preventive. No? Preventive aspect. Kahit na alert one tayo, we have to emphasize yung information dissemination that it can recur. No? It can recur. The disease can be back with a fury, no? Alam niyo Omicron B.2 tayo, no? Mm-hmm. Stealth meaning hindi halata. Pero very contagious kagaya ngayon, masyado nakawala mga tao. We will expect rises in COVID again. Mm-hmm. Now ang gawin natin, be aggressive in management. In the preventive aspect, yung immunity ng mga tao, palakasin natin, emphasize natin, ito yung time na i-emphasize natin ang prevention. Pangalawa, yung Barrington, number one, you prevent the spread. Number two, early cure, yung mga may COVID pa, massive treatment. And number three, protect the vulnerables. Ito mga merong comorbidities. Mm-hmm. Paano naman po sa ekonomiya? Anong gagawin ninyo? Kasi challenging para sa economy na makarecover, it's always a question of magbubukas ba tayo para yung ekonomiya natin mabuhay or magla-lockdown ulit tayo para maligtas yung mabuhay ng mga tao. Paano mo babalansehin yun, Doc? Okay, no more lockdown. No? Kahit na tumayos pa, no more lockdown. Ang gagawin natin, kasi ang physical lockdown, it is not the solution. Alam niyo po, merong government responsibility, merong individual responsibility. For example, marami pang infectious diseases na hindi naman tayo nagla-lockdown. Mm-hmm. For example, dengue, mga flu viruses, hindi naman tayo nagla-lockdown. We will emphasize individual responsibility. Okay, open natin economy, but you are responsible. Kasi may hand washing, may social distancing, merong mag-take tayo ng mga vitamins. So, i-emphasize natin yung preventive aspect. Pero yung lockdown, no more. Alam niyo yung economy natin, i-free natin. No? More trading, more buying, more selling, talagang i-open natin. Kasi we have the longest lockdown in the whole world. So, ang gawin natin, i-open natin lahat. Alam niyo po, international na, dumadami na ang bansa na nag-open na. No, gawin na rin natin. Sumunod na tayo. Kasi nga, nasasakal masyado yung ekonomiya natin. By opening the economy, we will now create jobs. Unemployment, ma-address. Yung GDP natin, tataas yan because of the unproductivity gap, no? Mababawasan. At we will expect growth. No? Malaki na rin ang gains natin by opening the economy to a lot of sectors. No? Yan po. Yung issue ng ekonomiya, no, mga karapatan ng manggagawa versus the rights of the employers, yun yung isang dahilan ba't kayo nagkasagutan ni labor leader Calliope de Guzman dun sa CNN Philippines debate. Paano nyo po babalansehin yun? Interest ng mga manggagawa at the same time, interest ng mga employer. There is a thin line between the benefits that you are giving to workers and that protection to micro, small enterprises. Now, protect them both. Okay, mag-increase tayo, pero wag sobrang laki na baka magsara ng kumpanya, hindi na magiging win-win solution yon. Mm-hmm. Lose-lose situation yon. So, ang inaano ko lang naman kay Calliope ay actually in-explain ko sa kanya sa private, nagkwentuhan kami. Actually, sabi ko, wag naman na masyadong sa pag-increase natin ng ano, lalong-lalo na pandemic, post-pandemic, wala pang kapital yan eh. Kukunti yung kapital. Why not balance it? Yung pong hiningi ko, no? I am not pro-employer. I am pro-employee ako. Lopsided for the workers. So, supportahan nyo ba yung investigation ng ICC
yung ICC papapasukin kung number one, tandaan natin, nasa preliminary examination pa lang tayo. Wala pa tayo sa preliminary investigation. Now, nasa preliminary investigation na po, nasuspend lang. Oh, yun nga eh. Pero hindi pa nga nakompleto. Dahil nga itong complementarity rule, no? Yung is there a the same investigation being done? Alam naman dito sa Pilipinas, as if there's an investigation, minsan kahit wala. Now, ang gagawin doon, mag-proceed na. Mm-hmm. Kung hindi naman talaga iniimbestigahan dito, preliminary investigation na. Mm-hmm. At saka, managot ang dapat managot. Kasi hindi naman pwedeng, kasi hindi ko naman talaga inutos yan. Mm-hmm. Pa meron tinatawag na common responsibility. Mm-hmm. Kagaya namin, kunyari, head of cardiologist ako, kung ano man nagawa ng mga junior cardiologist under sa akin, pag namatay yung pasyente, akong unang madidemanda. Mm-hmm. Diba? Ganun din yun. So, ibig sabihin, Doc, anong gagawin nyo? Susuportahan nyo ba yung investigation ng ICC? Papapasukan nyo sila? Hindi lang susuportahan. Papa-aresto natin. Papa-aresto mo? Pag-presidente ako. Mm-hmm. Opo. Kasi po, ganun talaga ang batas. Mm-hmm. The law may be harsh. The law may be hard. But it's the law. Mm-hmm. Everyone is accountable, responsible of his own doing. Mm-hmm. Kaya, opo, bakit naman hindi? Kasi, alam niyo po, bawat dugo na dumanak, no, sa bawat individual na namatay, sumisigaw sa langit. Dapat mabigyan ng hustisya. Mm-hmm. So, opo, ako, I will not prevent. Actually, dapat bigyan, gusto nating umangat ang ating bansa, dapat ma-address muna yung mga injustices, yung mga pinatay, mm-hmm. yung mga EJK. Mali din ba yung pagdeklara or pagturing sa CPP-NPA na terorista? Hindi po terrorist organization. Yung tatanggalin natin yung pagtatag. No? Kasi may pinaglalaban naman talaga. No? Kasi sabi ko, I will address rebellion by going at the two root causes. Number one, poverty. Saan ka kakapit? No? Pag nasa bundok ka, ito yung nag-o-offer sa inyo. Tutulong. Yung mga farmers na pinapatay ng mga kasundaluhan dahil sa suspect na ano sila. Wala ka naman choice eh. Pag farmer ka, o fisherman ka, pag fisherman ka, farmer ka, pag dahil sa'yo ng ano, NPA rebel, umingi ng pagkain, gutom sila, hindi naman pwedeng hindi mo bigyan eh. Kapwa Pilipino mo yan eh. Mm-hmm. Pag binigyan mo, mareretag ka na, nakasama ka na, mali po yan eh. Hindi na tatanggalin natin yung red tagging na ganyan. No? At isama nyo na rin ng NTF-LCAC. Mm-hmm. Yan, task force lang yan eh. Tatanggalin natin yan. Isa sa mga controversial din na positions ni President Duterte pagdating sa West Philippine Sea at pakikitungo sa China. Meron ba kayong babaguhin sa mga naging polisiya ni Pangulong Duterte hinggil sa issue na ito? Babaguhin ko po lahat. No? Mm-hmm. Number one, alam niyo po, tatanggalin ko lahat ng relasyon. Alam niyo, 241 protest tayo laban sa China. Itong embassy, incursion. Meron na naman last week. We will cut our relations with China. Kasi nga, hindi tayo pinapakinggan. Niloloko lang tayo. Nagpo-protesta tayo, tumatawa lang sila. Hindi tayo pakinggan. Mm-hmm. Now, pag pinutol natin ang relasyon, mag-iisip sila ngayon. Mm-hmm. Hindi pwede yan. Kaibigan nyo ba kami? Then dapat pakinggan nyo kami. Napaus na si Loxin at saka si Lorenzana. Mm-hmm. Hindi pa rin pinapakinggan. So, we will cut our relation. But we will... yung mga contractual relations natin dito sa mga Chinese companies, ituloy natin pero huwag nating renew. So, i-overhaul ko yung ano natin. Hindi naman tayo magiging pro-US. Tandaan natin, ikakat natin ang diplomatic relations. Hindi naman ibig sabihin na magde-declare tayo ng gera. Hindi po. Mm-hmm. Pero we will implement the arbitral ruling. Talk about internal relations. Ano pong posisyon nyo din sa nangyayari sa Ukraine, yung pag-invade ng Russia sa Ukraine? Ang posisyon ni President Duterte dapat maging neutral. Tapos ang ating DFA ay bumoto pabor dun sa UN resolution condemning the Russian invasion. Ano pong posisyon nyo? Totoo, sabi ko. Kasi nung magsisimula pa lang yan, before invasion, and the first week of invasion, Dok, anong, sabi ko marami na tayong problema dito sa Pilipinas. Huwag na tayong makialam. Huwag na tayong makialam. Meaning, huwag tayong mag-send ng forces, huwag tayong magbigay ng armas, huwag tayong magbigay ng pera, at maging maingat tayo sa pagsasalita.
Kasi hindi naman natin, ang layo-layo, hindi naman natin alam talaga, nung una pa, ang kanilang pinag-aawayan. No? Mm-hmm. Although alam natin ang Crimea, alam natin yung Luhan at saka Dohens. Ano? Ngayon, wag muna tayo. Ang ginano ko, restrain. No? Pero ngayon, yung UN resolution, tandaan natin, kasama tayo sa member UN states. Well, we condemn the Russian aggression. No? Kasama tayo sa magkocondemn kasi ayaw natin ng masama. Paano niyo po ba matataas, maitataas ang antas ng kabuhayan ng mga health workers? Kaya po ba ninyong tiyakin na maiitaas at least salary grade 15 ang entry-level position ng teacher? So, Dr. Montimayor, merong ilang mga residente, ilang ordinaryong mamamayan na tinanong kami kung meron ba silang gustong itanong sa mga tumatakbo pagkapangulo. So, ipapakita namin sa inyo, Doc, yung mga tanong nila at kung pwede kami makahingi ng sagot mula sa inyo. Ako po si Shirley Aguilar, nurse po ng San Lazaro Hospital. Isa sa mga frontliner noong kapanahonan ng pandemic. Ngayon po ang tanong ko sa mga presidential candidate, paano niyo po ba matataas, maitataas ang antas ng kabuhayan ng mga health worker? Paano niyo po ba maibibigay ang karapatang benepisyo na sana hindi po naaantala? At paano niyo po ba mababawasan ang burden sa pagkakaltas ng dahil lang sa tax na instead na may uwi ng para sa pamilya, ito po ay nagiging kasanin pa po ng mga health worker nang dahil sa tax. Paano po ba? Itataas natin ang salary. No? Kasi kahit ibaba mo pa yung tax, maliit pa rin ang salary. Eh, no? ATM na lang lahat para diretso na. No? At saka walang delay kahit sa mga hazard pay, sa mga overtime pay. Dapat up to date. Huwag na natin i-delay yung mga ganyan. Ano? Kasi kailangan nila, may pamilya rin sila na sinusuportahan. May mga magulang sila na sinusuportahan din sa mga gamot din at saka sa kanilang mga pagkain. So, pag ako na, lalo na doktor po ako, no? Alam ko ang inyong kalagayan, alam ko ang inyong kinalalagyan. So, pag maging proactive tayo, no? I will increase the budget. Ano? Ang mga nurses, by that time, 100,000 per month, ang pinakamababa. Mm-hmm. Saan kukukunin? Palaging tanong yan. Alam niyo po, we are losing, according to COA, 700 billion sa graph, ano? Sa mga infrastructure. Ito mga roads natin, lalo-lalo na. Bubungkalin, gagawin ngayon, after 3 months, 6 months, bubungkalin. Tapos, gagawin na naman. So, we are bleeding a lot. Ang gagawin natin, ang kinompute ko nga as an economist, hindi lang 700 billion. Sinabi ko kay Ping Lacson, 1.3 trillion ang ninanakaw ng mga NGOs, ano? Ang mga mayor, governor. Yan po, yung karamihan dyan, ilagay natin sa healthcare, one-third sa social welfare. At yung one-third naman, excess funds natin na in case of contingencies or emergencies, may bibigyan natin. Pamorkan Pasya from Kalimapola Elementary School, Pola Oriental, Mindoro. 26 years nang nagtuturo ngayong July 1, 2022. Ang tanong ko po sa susunod na Pangulo, hinggil po sa aming kahilingan para sa sapat at makatarungang sahod, kaya po ba ninyong tiyakin na maiitaas at least salary grade 15 ang entry-level position ng teacher or maibigay matagal na namin hinihiling na 10,000 across the board increase? Talagang mag-aalat na ako ng budget, no? Tatanggalin natin yung pagdurugo ng ating mga budget dahil lang sa mga congressman, mayor, governor, ano, yung nakawan sa LGU. So ilalagay natin sa mga teachers yung iba, no? Yung 10,000 across the board, actually maliit yan kung kocompare mo sa inflation ngayon. Napakataas ng mga presyo na bilhin na hindi na, yung 10,000 na yan, actually pag inano mo sa nominal terms, maabot na lang ng 6,500. So ako po, no, I can do that and I will do that.
once na ang Panginoon ay nilagay ako bilang Pangulo ng Pilipinas. Ay, ako po si Romulo Onay, taxi driver. Ano po ang solusyon nyo sa mga problema na lahat ng bilihin ay tumataas? Gasolina, ang aming bondere, ganun pa rin. Wala namang kaming kinikita halos. Ang aking pamilya, wala namang ibang bumubuhay, kundi ako lang. Ngayon, kailangan namin kung anong magiging solusyon nyo sa susunod na kabanata kasi wala namang kaming kinikita talaga eh. Hanggang sa ngayon, wala. Wala pa akong buhay na mano. Maraming salamat po. Napaka-importante ng subsidy yan. No? Alam yung binibigyan ng gobyerno na 200 pesos per family. No? Kulang na kulang yan. No? Dapat 5,000 a month nga. No? Ito yung mga nasa transportation, bigyan natin ng subsidy talaga. Lalo-lalo mataas ang gas ngayon. No? Yung mga gas prices, oil prices, at napakataas din ang bilihin. So, i-ano natin sila, maliban sa pagre-revive ng ekonomiya, bigyan natin sila ng pera talaga na kakailanganin nila in the short term. Ano? At ipagpatuloy natin ang pagtulong. Kasi we are just reviving the patient. Ano? Kasi hindi pwedeng sasabihin mo sa pasyente, yung malapit na mamatay, sasabihin mo, oy, magtrabaho ka. Hindi pwede. I-revive mo muna siya. Bigyan ng oxygen, no? Bigyan ng kung ano-anong gamot, no, para ma-revive siya. Ganun din sa ating mga kababayan. Bigyan natin ng pera. Pera. No? Bigyan natin ng, hindi lang pera, sufficienteng pera. Yung living wage, itataas talaga natin. Pero isipin din natin yung mga micro, small, and medium enterprises. Bigyan din natin ng budget. Yung po 2 trillion na inutang ng ating presidente, sabi niya wala na. Alam niyo na kung saan napunta, no? Karamihan sa corruption yan. So, yung Parmalino lang, 67 billion sa face shield lang, ha? Yun, i-recover natin. Madali lang pong i-recover yan. Yung 203 billion estate tax, madali lang pong yan, benta natin yung mga properties. At wag naman natin pataasin yung mga benta na wala nang bibili. Ibaba natin, ha? At I'm sure, no? Yung mga na-attached properties sa Tacloban, sa Manila, sa San Juan, ibenta natin lahat yan para i-address natin ang kahirapan ngayon. Dok, ito naman susunod mula sa staff or editorial staff ng Manila Bulletin na kapartner ng ABS-CBN News sa Halalan 2022. Hi, I'm Inigo Roses, Motoring Section Editor of the Manila Bulletin. To Dr. and Attorney Jose Montemayor, this is my question for you. Should you win as president, where will your administration put its focus on? Improving public transportation or improving infrastructure for private transportation? Lahat yan, i-cover natin. No? Yung infrastructure, yung mga meaningful infrastructure. No? Yung mga, kasi nakakontrata tayo doon sa build. Ano? So, hindi naman natin pwedeng i-violate ang contracts. Ipagpapatuloy din natin. Pero guardian natin mabuti kasi yung corruption, napaka-pervasive. Ano? Yung transportation naman, bigyan natin ng malaking incentive. Tsaka napakalaki rin ng corruption sa mga transpo, no? LTFRB, LTO, dapat i-check natin mabuti yan. So, balansin natin, no? Ibigyan natin lahat ng budget at saka ayusin natin mabuti ang ating organizational structure. Hello, Dr. Montemayor. My name is A.E. Patawaran. I'm Lifestyle Editor of Manila Bulletin. I have this question. At the height of the pandemic, the middle class were left out in the cold in terms of financial assistance. Do you think it was fair? And what would you have done if you were in charge? Thank you very much. Ngayon po, bigyan natin ng assistance kasi na-deplete yung middle class natin. Pumunta sa poor. No? Masyadong ang unemployment natin actually umabot ng 16% nung kasagsagan ng pandemic. So ang gagawin natin, tulungan din natin yan. Kasi wala nang siguro mga 2% na lang ang middle class na masasabi natin. At depleted na nga, pumunta sa poor. Ano? Makikita rin natin sa pag-aaral ng mga bata na nasa private colleges. Ngayon, nasa state colleges na kasi nga hindi nila kaya. Mm-hmm. So, we will assist everybody. Poor, middle class, no? Bigyan natin ng magandang kinabukasan by stimulating the economy, improving health,
yung healthcare at saka yung employment nila, job creation. I-maximize natin yan kasi eto na yung pagkakataon. Revenge acts, ano? Revenge tourism, revenge employment, revenge, anong ibig sabihin yan? We will do a compensatory mechanism. After that, after the stagnant economy, downturn economy, we will be aggressive in addressing all issues affecting our country. Hello, Dr. Montemayor. I'm Lorito Cabanyes, Editor-in-Chief of the Manila Bulletin. This is my question for you. Considering the financial and logistical requirements to mount a national campaign, why did you decide to run for the presidency? Ang mga nangangailangan lang na maraming pera, yung, kasi pag gumastos kang maraming pera, babawiin mo rin yan, nanakawin mo rin. Ano? Ako naman, kasi dati, kailangan mo na maraming pera talaga to wage a national campaign. Ngayon, we are in a very different age. We are in the information age. Kung ano sabihin mo ngayon, mamaya nasa dulo na ng Alaska yung sinabi mo. So, social media, you have Facebook, Messenger, all platforms. No? Ako, araw-araw, kung tatanggapin ko, 20 conferences, 20 platform, araw-araw, kung tatanggapin ko lahat, no? Hindi, nothing is impossible, no? Kahit ngayon, ano, yung sinasabi ng, ano, ng biik ay pumupunta sa iba-ibang, ano, kahit mga baboy, manok, nakita nyo sa social media, yung pagkanta ng isang batang maliit. So, anong ibig sabihin yan? Open, free, and complete ang information. We are in a different information. We are in a different age, information age. Aggressive lahat. Lahat sa social media. Lahat may blog. Lahat may platform available for all. So you don't need to spend a lot or billions of pesos expounding your platform. Ano po ang maiambag ninyo ng isang abogado, isang doktor, isang ekonomista para mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas? Nabanggit niyo po sa COMELEC debate, even sa campaign kickoff niyo na ang isa sa mga platform niyo ay God-centered na governance, no? And kasabay nito, sabi niyo, opposed kayo sa same-sex marriage, opposed kayo sa abortion, divorce, and even opposed kayo sa death penalty. No? So, gano'ng kalaking impluensya yung paniniwala niyo, paninimpalataya niyo sa magiging gobyerno ninyo kapag nahalal kayong presidente? 100%. Kasi if God is for us, who can be against that? At saka sinabi niya, for without me, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, you can do nothing. But with me, nothing is impossible. So, at saka sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang ibig sabihin, hindi rin tayo aangat kung wala ang Diyos. Now, may question sa akin ng mga media groups kanina. Eh, paano niyo dadali ng faith niyo sa governance? Eh, may Muslim din. Meron din Buddhist. Ano? Last na lang ho, Dr. and Attorney Montemayor. Ano po ang maiambag ninyo ng isang abogado, isang doktor, isang ekonomista para mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas? Well, may kasabihan po, no? Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Unless and until na maging maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, maging conscious tayo na yung mga kasalanan ginagawa ng ating public officials ay yan po ay mababalikan ng Diyos. What you sow, you will reap. No? Kung ano man ang iniyasik natin, pag nagasik ka na masama, masama rin ang darating. No? Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord and Savior, Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Harapan 2022 kasama si Dr. at Attorney Jose Montemayor Jr. Para sa ABS-CBN News, ako po si Mike Navalio.